pangako para sa Maylin Santa Mena. Maylin na lang po. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung karanasan ko bilang isang single parents. May anim po akong anak at kasalukuyan po akong naninirahan dito sa Batangas. Grupo ako sa isang burger machine. Pakiramdam pong magpalaking mag-isa ng mga anak. Napakahirap po. At takot na rin kasi yung mga panahon yun, hindi ko po alam kung kaya ko nga bang itaguyod mag-isa ang aking limang anak. Lima po kasi nasa tiyan ko pa yung pang-anim. Buntis po ako nung humiwalay ako sa aking asawa. Sumakabilang bahay na po kasi siya. At ang mga hirap na pinagdaanan ko noon, napakarami po. Pumasok po akong labandera at planchadora sa isang kamag-anak namin doon sa aming probinsya. Pumasok din po ako, naparaw din po ako sa kuprahan. Yun po yung bibiya ka namin yung nagtatagdag ng kupra. Huwag na po kayong magtaka kasi sa probinsya po, mga ganyang trabaho lang pwede mong makita. Ang binabayad po nila sa akin noon ay bigas. At kung wala po akong trabaho noon sa kuprahan, natitinda po ako ng isda at saka gulay para lang mairaos yung mga pang-araw-araw naming gastusin ng aking mga anak. Kaya kahit nga ho, pagbubungkal at paghahakot ng lupa, naranasan ko rin kasi ng panahon yung kinakailangan kong makaipon dahil mga anak ako, kinakailangan kong may panggastos kami, may makakain kami na aking mga anak habang hindi po pa kayo magtrabaho, habang bagong anak pa ako. At wala pa nung isang buwan, balik na naman na nakakaanak. Balik na naman po ako sa pagtatrabaho. Balik na naman sa paglalabanda. Sa kuprahan. Lalo pang dumlikayod kasi dagdag gastusin pa yung gatas ng aking mga anak. Kaya nga wala pa isang buwan ako nun. Sumama akong maglinis sa aking kamag-anak. Pinaglinis niya ako ng bahay nila sa Maynila. Pero hindi, ng mga panahon yun, hindi yung iaaraw sa akin ng kamag-anak ko. Ang iniisip ko. Ang iniisip ko nun, kunti na lang. Kunti na lang ang pamasahe para makapunta ako sa Taytay. Doon sa lugar ng papa ng mga anak ko. Dahil gusto kong maihingi kahit konting sustento ng aking mga anak. Na nangyari naman, kaya lang ilang buwan lang din hindi na naulit. Kaya talagang sariling sikap, dumling kayo ang ginawa ko para lamang mairaos araw-araw namin gastusin ang aking mga anak. At ang pinakamahirap pa, yun yung nagkasakit ang aking bunsong anak. Nahirap na hirap na kayo sa buhay. Magkakasakit pa ang iyong anak. Napakahirap. Paano nung kailangan mo i-confine ng iyong anak? Wala kang magawa. Wala kang maasahan. Sa iyong mga hirap din ang aking mga kapatid. Ako mga wala akong pwedeng lapitan.
buti na lang may nagpairam sa akin ng cellphone. At atang kaedad ng anak niya yung anak ko. Kaya sa awa ng Diyos ay pagamot ko yung aking anak. Masaya naman na siguro yun. Yun yung panahon na gumraduate yung aking mga anak. Nung sabay ng grade 6. Nakagraduate sila kahit walang papa. At yun na rin siguro yung panahon na lumuwas ako dito sa Batangas para magtrabaho. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Dito pa rin ako nagtatrabaho. At maraming salamat na rin sa nagpasok sa akin dito, Lynn. Hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Kung ibabalik yung panahon, mas pipiliin ko pa rin yung ngayon. Dahil kahit mahirap, saya naman kasi sama-sama kami ng aking mga anak. Para naman sa mga anak ko, kahit malimit, matitigas ang ulo nyo, huwag nyo kalilimutan, mahal-mahal ko kayo. Ano pang pagsubok ang pagdaanan natin. Sama-sama tayo. Mahal na mahal ko kayo. At yan lang po siguro ang pwede kong maibahagi sa inyo. Maraming salamat na rin po. Sa mga anak ko. Kahit malimit, matitigas ang ulo nyo. Huwag nyo kalilimutan, mahal-mahal ko kayo. Kahit ano pang pagsubok ang pagdaanan natin. Sama-sama tayo. Mahal na mahal ko kayo. Siguro ang pwede kong maibahagi sa inyo. Maraming salamat na rin po. At sa Melangel Vlogs, maraming salamat po sa inyo. Sana po mapili niyo ang aking kwento.